Matol! Welcome to my channel, this is Karamoto Vlogs, no? So for today's topic, ang pag-uusapan natin ay about sa naisip ko na naman bagong pagkakaabalahan, ano? Naisip kong paglaban-labanin yung mga muffler na nasa akin ngayon, no? Yung mga muffler na nasa possession ko. Ang gagawin natin is iti-test ride natin, syempre, no? So ang nakasalpak ngayon sa akin is yung Akrapovic, kaya nakikita nyo nasa screen, ano? Ito yung talagang muffler na nakasalpak sa akin, no? Pinapandili ko siya, kasansang ko siya dinadala, hindi ako nahuhuli. Ano? Naririnig nyo? Woo! Ayan yung tunog niya, mga tol. Naririnig nyo? Solid na solid. Yung muffler na yan is sa akin mismo mabibili, ano? At ang kalaban niya ngayon, mga tol, ano? Ayan, nakikita nyo nasa screen. Austin Racing, mga tol. Pangalakas na agad. So ang gagawin natin is dadaling ko muna to sa gilid ng SM, ano? At titigil tayo doon. Dahil doon lang ulit ako makakapunta, ano? Ngayon lang ulit. Nakikita nyo, sobrang responsive ng Akrapovic, mga tol. Second gear, kaunting piga mo, ilang sasakyan yung kaya mong overtaken. Talagang bumibitaw siya, mga tol. Ayan o. Sobrang sarap ng 5,000 to 6,000 RPM, no? 5,000, 6,000, 7,000. Sobrang sarap ng power niya, mga tol. Ramdam na ramdam mo yung delivery ng power. Hindi ka papahiyan ito sa mga arangkadahan, mga tol. Tapos yung tunog niya, hindi ganun kabulabog. Parang standard muffler yung tunog niya, mga tol. Parang yung ano ko lang, parang stock muffler na walang silencer, no? So ganun yung tunog niya. Hindi man sobrang lapit sa, dahil sa video kasi, hindi man sobrang lapit ng tunog. Ganun ko kasi mayahalin tulad. Ganun ko yung naririnig. Ang kaibahan lang is yung stock ko is medyo ano yun, mabackfire yun. Kasi ang tubo nun sa loob is maliit, palaki. So nagkakaroon ng kung ano-anong event doon na nagkakos ng backfire kahit maayos naman yung tono sa carb. So itong muffler ko, Akrapovic, ang backfire niya is papitik-pitik lang. Ano? Narinig niyo? Sobrang solid, mga tol. Sobrang solid nitong muffler na to. Hindi kayo ipapahayaan ito. Oh, may mga kambing. Uy, gago, ba't may kambing dyan? What the fuck? Gago, ano nangyari sa'yo, buddy? So anyway, nabalik sa ating topic, ano. So yan yung Akrapovic muffler, mga tol. Nakikita nyo, sobrang solid ng tunog niya. So ayan yung minor niya. Medyo may kahabaan siya, ano. Lagpas siya isang danggal. Medyo may ano siya. Meron kasi siya nitong tip. Yung iba kasi eto lang, tapos putol na to. Yan na mismo yung tip niya. Eto meron pang ganito. So sobrang solid tunog niya, mga tol. Ayan, nakikita nyo. Baka hindi ako nagre-record. Hindi nagre-record naman. Ang kulit talaga ng kambing na to. Nasa kanal, oh. So ayun, mga tol, isa-soundcheck lang natin siya konti, no? Piga-piga lang konti. So yun yung tunog niya, mga tol. Hindi siya sobrang bulabog. Hindi siya sobrang sakit sa tenga, no? Ang tunog niya is smooth. Hindi siya katulad ng ibang muffler. Ayun, no? Yung tunog niya is nasa pagitan ng maingi at mahina, no? Nasa ano lang siya, medium level sound, no? Tingin ko kung gagamitan ng decibel to, lalagpas to sa 115 decibel. Pero hindi siya over na 130-150 decibel. Kasi yung mga IC project, ganun kalakas yung mga tol, eh. Nakikita ko, napapanood ko sa mga dine-decibel. Ganun sila kaingay. Itong Akrapovic na to, siguro kapag ka nagpa-modify muffler tayo, tapos pinarestore natin, tapos diba may dadaan ng process, siguro papasa to, mga tol, as modified muffler. Kasi hindi talaga siya ganun kasakit sa tenga. Maingay siya, pero yung ingay niya masarap sa tenga. Tsaka alam mo yung hapit na yung motor mo bago pa siya umingay. Hindi tulad nung ibang muffler na simula pa lang ng takbo mo napakaingay na. So ngayon is gagala lang ulit tayo, no? Tapos isasalpak natin yung Austin Racing. Let's go! At ayun nga, mga tol, ano, at isinalpak na natin yung Austin Racing. So ngayon is titingnan natin kung marami tayong mabubulabog, no? Grabe, hindi ako masyado mapagsalita. Ako mismo, ha, ako mismo na driver, naiingayan ako. Naka-helmet pa ako nyan. Paano pa kaya yung mga hindi naka-helmet na nasa paligid? So hindi muna tayo masyado mag-iingay dito. Masasabi ko dito na medyo ramdam ko na nawala yung hatak ko sa 6,000 to 7,000, 8,000 RPM. Yung mid-range, yung kalagitnaan na hatak, medyo nawala, nawala siya. Kasi nga dahil siguro nakabuka yung pipe natin. Grabe ingay, mga tol. Mamaw na mamaw. Hindi ko akalain talaga na tuwing isasalpa ko tong pipe na to, lagi niya pa rin ako nasusurprise sa ingay niya.
Grabe ingay nito mga tol, kahit hindi ka gumamit ng busina, yung mga naglalakad dyan na parang wala sa sarili eh, matatauhan. Medyo okay pa rin naman yung tunog niya, hindi naman sobrang warat. Yung tunog niya is medyo mas malaki kumpara sa SC Project ano. At di hamak na sobrang ingay nito kumpara sa Akrapovic natin. Tignan nyo, ganyan palang takbo natin mga tol, 30-30 lang. Pero yung ingay niya, parang Akrapovic na naka 10,000 RPM na. As in, ganun siya kabulabog, ganun siya kaingay mga tol. Isa sa mga dahilan kung bakit ganito kaingay ang mga tol, dahil maigsi siya. Yung after na sound niya, yung pag nag-off ka ng throttle, yun yung maingay talaga. As in, yun talaga yung masakit sa tenga. Pero kapag na-under ka naman ng diretso, wala namang masama dun mga tol. Hindi naman siya sobrang ingay. Ang kaso lang, pag nag-off ka ng throttle, balik dito mga tol. Ngayon lang ulit ako nakatambay sa likod ng SM. Titigil ako dito at ipapa-soundcheck ko sa inyo dahil yan ang gusto niya, di ba? Yan ang gusto niya, yung sa soundcheck. So, patayin ko muna si Akaso. Ayan mga tol. Nakikita nyo, ayan yung Austin Racing Mufflers, no? Sobrang iksi niya mga tol. As in, kore ko lang siya eh. Sa dangkal, malaki pa nga eh. Para lang siyang ano, coke in can, no? Yung sa dilata na coke. Pero pag tinignan nyo yung butas niya mga tol. Ayan yung butas niya. Grabe yung laki. So bubamba tayo konti, no? Konti lang. So okay na yun kasi marami tayong mabubulabog. So yun yung Austin Racing natin, no? So pupunta naman tayo ngayon, babalik tayo dun sa ating Akrapovic. Kasi hindi ko kaya dalhin to ng malayo mga tol. Ayoko bumiyahin ng eto yung Mufflers ko. Kasi sure yan mga tol. For sure, mahuli ako nyan mga tol. Kahit mabagal yung takbo ko, mahuli ako nyan. Pasensya na kay kuya na natutulog ata sa bus. So yun yung Austin Racing Mufflers natin mga tol. Nakita nyo solid na solid yung tunog niya. Dahil sobrang iksi niya lang mga tol. Tapos sobrang nipis lang din ng loob niya. Pero may fiber pa na siya sa loob. Talagang maliit lang talaga siya. Kaya sobrang ingay niya. Wala na ako ibang masasabi sa Mufflers na to mga tol. Kung gusto nyo mag-ingay, kung meron kayong pambayad ng ticket, kung gusto nyo magpahuli, no? Austin Racing Mufflers mga tol, yan. Tirayin nyo ng tirayin. Sobrang solid yung mga tol. At napansin ko na nawala talaga yung hata ko sa mid-range RPM. Pero pagdating naman sa high RPM o yung tipong 10,000 RPM, 9,000 RPM, dun talaga siya kumakawala. Talagang dun siya bumibira ng sobrang lakas mga tol. Ngayon, uwi muna tayo at ibabalik natin yung ating Akrapovic, no? Saka ako magbibigay ng conclusion. Uwi muna tayo mga tol. Let's go! A few moments later. Woo! Grabe! So, uwi na tayo mga tol. Let's go! At isa mga tol, ano? At yun nga, nakita nyo na napakaingay. Hindi nyo pala nakita, narinig nyo na kahit sa video mga tol, kahit sa video, napakaingay ng Austin Racing. Wala kang ibang masasabi sa Mufflers na yun kundi bulabog talaga, no? So in my own honest opinion, no, mas pipiliin ko tong Akrapovic. Nani? Para sa akin, nanalo siya sa every way, no? Kahit sa tunog mga tol. Paano ko nasabing kahit sa tunog nanalo siya? Dahil yung tunog ng Akrapovic, hindi siya masakit sa tenga, hindi siya nakakabulabog sa iba, o hindi siya nakaka-istorbo sa iba, no? Hindi tulad nung Austin Racing natin na minor pa lang eh. Minor pa lang mga tol. Wala nang paglagyan. Talagang nagwawala maigi. Huwag kayo iyak. Pangit yung ganun mga tol. Hindi siya pwede gamitin daily. Tsaka kapag ka sobrang laki ng muffler mo, sobrang laki ng bunganga, sobrang laki ng butas, meron yung long term effect sa engine mga tol. Lalo na kung mali ang jettings mo. So kapag ka hindi tama ang jettings mo, tapos pa muffler ka, no, asahan mo na mga tol, wawasakin yan yung exhaust valve mo. Dito sa Akrapovic, kampante ako na walang sisirain to. Kasi nakuha ko na yung jettings na gusto niya mga tol. Hindi kasi porket nagpalit ka ng muffler is yun na agad yun, no? Wala ka nang gagalawin sa carb, wala ka nang itutunong kung ano-ano. Hindi yung ganun mga tol. Hahanapin mo pa yung kiliti niyan. Hahanapin mo yung tono na walang backfire. Hahanapin mo yung tono na okay ang throttle response. Yung yan, no, yung kahit bombahin mo, kahit narinig mo yung hangin, hindi siya namamatay. Kasi yung iba, pag narinig mo yung hangin na yon, patay na yon mga tol. Kumbaga parang ano siya, para siyang lean. So itong tono natin is optimal. Ayan, no? Sobrang ganda ng response. Yung response niya, no? Hindi kayo papahiyaan nito mga tol. Para sa akin sa soundcheck,
talagang kung maingay ang gusto mo, Austin Racing mga tol. Pero kung ang gusto mo ay yung maingay na smooth lang at pwede mong gamitin pang araw-araw at hindi ka maaabala ng ticket, no? Yung hindi ka mahuhuli, hindi ka matitikitan. Akrapovic is the key mga tol. Akrapovic lang malakas. Pero hindi naman ako bias sa Austin Racing dahil gusto ko yung tunog ng Austin Racing. Yung tipong medyo parang celebrity ka, no? Dahil sobrang ingay niya, pinagtitinginan ka. 50-50 rin yun, natingin sila sa'yo kasi nagagandaan sa tunog. At 50% na natingin sila sa'yo kasi nabibisit na sila dahil sobrang ingay ng muffler mo. So ganun yun mga tol, hindi siya biro na kapag ginamit mo ang sobrang ingay na pipe. E paano ko sa ganitong lugar ka dadaan mga tol? Nakita nyo naman, sobrang tahimik mga tol. Hindi ba kayo nahihiya? Tingin ko ikaw na lang din mahihiya kung mag-Austin Racing ka sa ganitong katahimik na lugar. Mas pinipili ko yung okay sa akin, okay sa iba. Kaya in my own honest opinion, Akrapovic wins in this battle mga tol. Akrapovic wins in this comparison. At nga pala no, kung tinatanong nyo kung saan ko nabibili ang mga muffler ko, sa akin mismo mga tol. Ako mismo nagbebenta ng mga muffler ko. Yan ang dahilan kung ba't medyo marami tayong stock na muffler, no? Message me at my Facebook page at CarMotoVlogs. I-entertain ko kayo mga tol. Once na nakauwi na ako, no? At once na hindi ako nag-e-edit, re-replyan ko agad kayo, no? Ang muffler ko is nagre-range ng 2,000 to 2,500 pesos mga tol. Hindi naman sobrang mamahal ng muffler ko. At take note ha, kasama na yung silencer mga tol. Pag bumili kayo ng muffler sa akin, kahit anong muffler yan, kahit SE Project, kahit Austin Racing, kasama na yung silencer. Ang kaso lang, medyo may kamahalan ng Austin Racing mga tol. Dahil nga ang binabayaran doon is yung tunog, hindi yung itsura. Akrapovic, nagre-range siya ng 2,500. Pero yung Austin Racing, medyo mataas siya. Nasa 3,000 pesos halos siya mga tol. At yun lang naman mga tol, ano? Nawa ay minapulit kayong aral at minatutunan kayo sa vlog na to. May nadagdag man lang sana sa knowledge nyo at sa kalaman nyo, ano? About sa mga tambudyo. Kumabit ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyo. Please subscribe, like, comment, and share. Kung bagong viewer ka lamang, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at ang notification bell. At kung solid subscriber naman kita, no? Maraming salamat sa iyo kahit anong mangyari, hindi kita kakalimutan. Abang-abang na lang kayo sa mga susunod ko pang vlog, ano? Marami pa tayong gagawing Battle of the Mufflers vlog, no? At marami pa tayong gagawing comparison ng mga muffler at ng mga pipe na yan, no? Mapamaingay, mapatahimik paglalabanin natin. At yun lang naman siguro mga tol, ano? Dito ko na siguro tatapusin ng vlog. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa akin channel. Karumano Vlogs, ride smart, be safe, peace out. At ayun nga, no, pasensya na at medyo maingay sa labas, medyo nagingay yung mga aso at medyo maulan, no. So big shoutout nga pala kay John Vito sa wakas, very salamat Lods, ride safe. Big shoutout si Jer Hernandez, ito yung matagal ko nang inaabangan. Haha, salamat Pops, keep vlogging, ride safe. So shoutout sa kanilang dalawa dahil natuwa sila sa vlog natin about integrated taillight. So natuwa lang ako sa comment nila kaya sinatout ko na rin sila, no. Big shoutout kay IHB Motovlog. So hindi ko alam ibig sabihin nito. Watch out Lord, siguro lagi niya akong pinapanood, lagi niya pinapanood yung mga video ko. So shoutout sa iyo IHB Motovlog. And big shoutout kay Tonski24, pa shoutout naman next vlog sir. So shoutout sa iyo Tonski24. At big shoutout sa taong to, siya yung magiging dahilan ng content natin next week, no. Big shoutout Edsel Figueras. Paps, paano malesen yung vibration ng Z200 natin? If ever gawa ng vlog para masundan namin, ride safe Paps. So big shoutout sa iyo Edsel Figueras, no. So gagawin ko ng video yan about sa vibration ng Z200S. Big shoutout sa Sistress, bisita kayo sa IG nila, sa Facebook page nila. Napakarami nilang bagong item, napakarami nilang bagong sports bra. Kung naghahanap kayo ng pangregalo sa girlfriend nyo, sa nanay nyo, kahit sino mang babae sa buhay nyo, no, bisita kayo sa Sistress. Bisita kayo sa Dakila Apparel kung naghahanap kayo ng pang gym, pang exercise o kahit pang bahay o pang lakad, pwede Dakila Apparel. And big shoutout sa Ghetto Antigo kung naghahanap naman kayo ng mga pamorma talaga, yung talagang pang fashion statement na formahan. So bisita kayo Ghetto Antigo. At last, hindi mawawala sa aking shoutout list, no, sa number 1 subscriber ko at number 1 supporter ko. Shoutout sa girlfriend ko, I love so much. Out!